Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Imbis na makakabuti, abay, lalong makakasama pala kay Bongbong Marcos ang kanyang pagsabi na professional liar at jokebox itong si Mr. Morales. Dahil itong si Mr. Morales ay napag-alaman po ng taong bayan, lalihitimo at consistent sa kanyang mga binibitawang salita. Mga kababayan po natin, bakit? Ang sinabi niya sa kanyang salaysay dito sa Senado ay umano'y may mga taong lumapit sa kanya para siya ay takotin at patahimikin. Naku po mga kababayan, hindi po yan gawa-gawa dahil kahapon lamang ay inilabas na ni Mr. Morales ang umano'y pananakot, panunuhol para siya ay mananahimik. Kaya may komento po ang dating presekretary ni Bongbong Marcos sa patungkol sa isyung ito. Makakabuti ba, pabor ba kay Bongbong Marcos ang isyung ito o lalo silang may ipit at masisira ang kanilang credibility sa taong bayan? Liar and ano pang isa, jukebox. Akala ko nga si Sabi Jukebox King. Ano bang masasabi mo? Hulugan mo yun eh. Oo, yung professional liar daw, attorney. Ano sa tingin mo na magpapatuldok dito sa issue na ito? Now, kailangan ang patunay mo sa kanyang pagsisinungaling, hindi yung history niya, kung hindi yung mga facts pertaining to the current case. So kung siya po ay nagsisinungaling dito, ang kailangan na patunay dyan ay yung facts pertaining doon sa kaso na ito, hindi yung mga ginawa niya noon. So kahit na sabihin pa natin guilty siya sa lahat ng mga kaso na hinaharap niya ngayon, hindi po yan related dun sa current na kaso. Hindi yan mag-substitute as evidence for the, and the burden is dito dun sa nag-aakusa, no? Oo, so, kasi yun lagi yung ginagamit, attorney, eh. Yung unang pagdinig pa, record agad niya na ganito-ganyan, maraming ang kaso. Tapos may isang senador pa, hindi mapagkakatiwalaan kasi may record, maraming kaso. Pati doon sa mababang kapulungan, yung nagsabi rin na meron din siyang kinakaharap na kaso, ha? Pero sabi niya, hindi mapagkakatiwalaan, may kaso. Pero nung tinanong ko kanina, convicted ka ba? Sabi niya, wala, hindi pa siya convicted kasi unang-una sa lahat, malaya siya. Kung convicted siya, hindi natin na-interview ngayon. So, nandun yung ano na naman, paninira na naman. Pero hindi yun ang topic doon sa investigation, attorney. His character has nothing to do with the truth or falsity of what he's saying. So kung ano yung sinasabi niya, at ang tingin ninyo, or nila, ng mga senador, na nagsisinungaling siya, yung history niya ay hindi yan ebidensya. Posibleng makulang kayo ng tiwala. Human nature naman talaga yan. Meron kang history ng ganito, mag-iingat ako sa'yo. Okay lang yan. Pero pagdating na sa hukuman, or even dito, pseudo-hukuman, yung ginagawa nila sa Senado, kailangan magpatunay pa rin using evidence on its own. Bakit nasabi nila na nagsisinungaling siya on this one? Ano ang patunay nila? Kasi the presumption is regular yung kanyang paggawa ng trabaho. Ang presumption ay nagsasabi siya ng totoo. Sabi po ni Attorney Trixie Cruz, mga kababayan po natin, ay sample po ito, ha, kay Senator Jinggo Estrada na pataka-taka lang, ha, ng kanyang mga sinasabi dito kay Mr. Morales na umano hindi dapat pagkatiwalaan. Ikaw nga naman ay nagkaroon din ng kaso na convict ka pa. Pero pinagkatiwalaan ka po namin, kaya nga po nanalo itong si Senator Jinggo Estrada dahil nagtiwala po tayong bumoto sa kanya. Ngayon po mga kababayan po natin, sana naging patas po siya, kahit presidente po ang nasangkot dito, ay sana inalam niya po yung katotohanan, hindi na idinidiin niya ngayon si Mr. Morales sa mga umano yung mga dating kaso na hindi naman totoo at hindi naman siya convicted at na-dismiss po. Baka kasi base sa kanyang mga depensa ay hindi totoo ang mga kinaso sa kanya. Yun po ay para sirain lamang ang credibility umano ni Mr. Morales. Kaya nga ang mga tao ngayon lalong naniniwala eh na totoo po ang video ito. Kaya imbis na depensahan, itatawagin pa na professional liar, jokebox. Ah, sino na naman kaya ang nagbulong at nagsabi dito kay Bongbong Marcos para ito ang mga sasabihin? Kasi napapansin natin, ah, ang mga sagot niya sa media, mga kababayan po natin, sablay eh. Eh, di ba yung unang tanong sa kanya, na umano'y may nagpapakalat, na taga-Kadiwa, na sinasabi makakabili na daw ng 20 bigas. Kaya pumunta ang tao, lalo na po sa Jensan. Ipagdating nila doon, walang 30 na bigas, walang 29 na sinasabi. Ang bigas doon ay 50 ang kilo. So ang sagot niya, hindi niya alam, hindi sa amin yan. Paano mo nasabi hindi sa iyo, hindi sa amin yan? Eh doon nga mabibili sa Kadiwa na ang sinasabi may tagbibente. Pero pagdating nila doon, nagsisinkwenta ang bigas. So budol. Ngayon, nung tinanong naman siya dito, ang sagot niya lang is jokebox. Maraming kaso, maraming history. Tingnan niyo po mga kababayan po natin kung sino ngayon ang nagsasabi ng totoo. Ano ngayon ang ebidensya nila that says hindi yan totoo? O ano yung pinapatunay dito? The truth or falsity of the document? At saka kung tunay bang merong ganitong incident na sinalag yung investigasyon? So, ang proof ng document is its existence.
Kumbaga, ang sinasabi kasi, mali kasi naman ang PDEA, ang sabi nila, hindi ano, walang ganyan. AI. There's no such thing. That does not exist. Mm. So the document is proof of its own existence. Yung authenticity niya was proven by the identification of the person who made it. Mm. Ang gumawa ng dokumento, eh si Mr. Morales, paano mo sasalagin yun? So kung mayroon man silang gustong iparating, meron silang gustong ipatunay eh. Pero imbis na patunayan nila na gano'n, kasi mahirap, they're trying to prove a negative. They're trying to prove that something did not happen. So mabigat yun. Dapat nagpapatunay sila on such and such date, let's say, the people in question, Bongbong Marcos was not even in the Philippines. May mga ganyan, alibi. Pwede ka magpresente ng alibi na evidence. Pero in this case, nobody is even bothering. Ang ina-attack nila, yung tao na gumawa ng dokumento. Yan po, ano, kaya lalo silang nabibisto kasi ang binabanata nila, yung taong gumawa lamang ng dokumento at neighbor na nag-akusa sa kanya na siya ay bangag. Yun nga ang paulit-ulit na pinapaliwanag ni Mr. Morales na wala siyang kasalanan, ginawa niya lang ang kanyang trabaho base sa ibinigay na impormasyon ng informant. So bakit siya ang pinagagalitan? Kaya lalo tayong nagagalit sa mga ganitong klaseng tao eh. Kasi imbis na dumepensa at sabihin hindi totoo, i-deny, lalo pang inaatake o pinipersonal ang taong gumawa ng report at walang iba po ay itong si Mr. Morales. Napaka-genuine po yung mga komento ha. At legal po itong mga binibitawang salita po ni Attorney Trixie Cruz. Kaya talagang lagi natin itong pinapanood. Which says a lot of things about the quality of the questioning here. Mm-hmm. Tsaka yung kinakaharap ng mga kaso noon, yung sinasabi, walang kaugnayan naman kaugnay dito sa issue ngayon. Yung case naman niya na napanalunan din niya at tsaka yung pending pa ngayon, wala rin naman kaugnayan dito sa existing na kaso. So, basically, hindi pwedeng gamitin yun para dito sa issue na ito, attorney. For practical purposes, it doesn't prove whether or not totoo yung document. Walang kinalaman eh. It doesn't prove whether or not that incident happened. Kasi unang-una, si Mr. Morales is not testifying whether or not the incident happened. Yung doon sa Rizal Towers. Wala siyang sinasabing ganun. Ang testigo niya ay mayroong siyang informant, kinuha niya ng statement, nag-apply siya ng for investigation, hindi in-approve yung investigation because there was a call from Malacañang. So, ito yung mga dapat dinidisprove nila. Instead, ang pinepresenta ng mga ilang senadores, hindi nangyari yung incident sa Rizal Tower. Mr. Morales never testified to that. Kung gusto nilang i-disprove yun, edi i-file nila yung appropriate case. But there's no crime. So ang ang tawag dyan ay advance lang silang mag-isip. Kasi hindi pa po nagawa yung talagang operation eh. So hindi pa talaga napatunayan kung totoo po na doon sila nag-hit-hit dyan sa unit ni Maricel Soriano. Kasi base pa lang sa sinasabi ng informant. Pero kung si Mr. Morales talaga, ang tatanungin mga kababayan po natin, hindi pa nga talaga napatunayan na doon nag-hit-hit po itong si Bongbong Marcos at itong si Maricel Soriano dahil hindi po natuloy ang operasyon. So ngayon, ang dinedepensa naman ng mga senador na kaalyado po itong si Bongbong Marcos at mga bodyguard ni Maricel Soriano ay hindi totoo daw na humihitid itong si Maricel Soriano at itong si Bongbong sa kanyang unit. Ngunit, the moment pa lang na inamin po ni Maricel Soriano talaga na sa kanya po yung unit na tinutukoy sa dokumento nitong pre-ops, doon pa lang napapatunayan na talagang totoo rin ang sinasabi nitong confidential informant ni Mr. Morales. So, palagay ko hindi rin naman papakita po itong informant ni Mr. Morales dahil sigurado mga nga diba kanyang buhay. So, mas mananahimik na lang ito. At kung tutuusin talaga at hindi naman kailangan itong informant eh, kasi ang purpose nitong investigation sana ni Senator Bato ay para malaman kung totoo ba ang dokumento, which is napatunayan niya na, okay na. Ang isa na lang ay kung sino yung nagpalabas at kung bakit. So ibig sabihin, mayroong mga ahas diyan sa loob ng PDEA na gumagawa ng hakbang para sirain ang agency nito. At ang namumuno at syempre itong ating Presidente Bongbong na talagang kita naman po natin mukhang nagbabangag-bangag na lang at hindi pinag-iisipan ang kanyang mga sagot. Tingnan mo, presidente ka, pero dawi na magsagot ka, hindi po nagugustuhan ng taong bayan. Dahil imbis na sagutin ng maayos, binabanatan mo ngayon itong si Mr. Morales dahil sa kaso. Kayo nga, marami din namang kaso, di ba? Except siguro kung sasabihin natin may crime dito ng corruption. Dahil merong sufficient grounds para sa investigasyon, tapos hindi natuloy, and there was a request from a party with a conflict of interest na nagpatigil noon. Bago lang si partner Rabisdak, ang nangyari pa,
meron pa pumunta sa bahay ni Jonathan Morales para, oy, ano na tayo, tahimik muna tayo, ganito, ganyan, kasi nalalagay daw sa peligro yung kanyang buhay. Pinipigilan pa siya. So kung hindi totoo at sinasabing nagsisinungaling siya, bakit may mga ganong incident? In fact, meron siyang CCTV footage noon at nakuha pa lahat ng conversation. Yun na nga. So, like I said, mabigat ang burden ng mga taong trying to disprove these events. Kasi what they're trying to say, ang kanilang defense or ang kanilang offense is, hindi nangyari ito. So, ano if it... So, ito po mga kababayan po natin, lalo silang madadali dito. Ano? Yung sinasabi nilang hindi totoo, pero may mga lumalabas na video, itong si Mr. Morales, na nagpapatunay na talagang totoo ang kanyang claim na may pumunta sa kanyang bahay, itong middleman, itong kaibigan niya, at kinakausap siya para manahimik. Inoperan siya na kahit ano po yung kanyang hihingin ay siya ay pagbibigyan basta hindi lang siya sumipot sa pagdinig sa Senado. At ang sinasabi dito, si Kumar daw at saka Silam ay isa po sa mga napangalanan na umano'y nagutos dito. Kaya ngayon mga kababayan po natin, lalong tumitibay po ang ating paniniwala dito sa claim ni Mr. Morales. Yun lang ang nanganganib na buhay naman ngayon, itong si Mr. Morales. Dahil hindi natin alam kung ano po ang gagawin sa kanya ngayon pagkatapos niya in-expose na naman itong panibagong ebidensya. Na supposed to be, ang issue dyan ay hindi siya, kundi itong dokumento. Pero dahil pinipersonal na siya, gusto siyang patahimikin, may mga sinasabi pa, nagurgurin siya sa pamagitan ng normal na atake sa puso, aksidente, kagaya ng nabangga. So yan ay pinarinig mismo sa kanya ng kanyang kaibigan. So ito po ay posibleng pananakot lang, hindi naman talaga nila gagawin. Pananakot lang para matakot itong si Mr. Morales. At kung hindi matakot si Mr. Morales, posible rin nilang gawin ito. Kaya ngayon si Mr. Morales ay may isang panawagan na sana po maging mapagmatyag ang bawat Pilipino at sana mabigyan siya ng protection. Si Senator Bato, sana yung pulis din. Kasi ang pulis natin ay hindi naman talaga para sa mga politiko, ay para sa taong bayan na nanganganib ang buhay. So, isa yan, si Mr. Morales, na sana dapat bigyan ng protection ng ating Philippine National Police. Anyway, at sinabi naman po mga kababayan ni Mr. Morales na kung ano ang mangyayari sa kanya, isa lang ang dapat sisihin. At yan po ang kanyang binanggit sa pagdinig sa Senado. Walang iba po, kundi ang napangalanan na sa pre-ops mga kababayan po natin. Hindi na po natin babanggitin kasi medyo mga higpit na po ngayon itong si YouTube at mukhang... naka-filter na ang mga ganitong klaseng pangalan. Itong pangalan mismo niya. So, gagamit na lang tayo siguro na alias na Bungit o The Junior para hindi po tayo ma-filter na itong YouTube, mga kababayan po natin. Anyway, kung kayo po ay may sariling komento o opinion patungkol sa isyong ito, mag-iwan po dyan sa ating comment section. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Ingat po all the time.